Luluto tayo ng creamy garlic tahong. Okay? Ito yung mga kailangan. Paminta, asin, asukal. Depende na lang po sa panlasa nyo. Ito yung gagamitin nating tahong. Binili ni Mama. Tapos, nalinis na daw yan. Tinanggal ko lang yung ibang mga buhok-buhok. Alam nyo na. Tapos, after kong nilinis, syempre, binanlawan ko siya uli. Kailangan malinis tayo kasi tayo din naman nakakain, di ba? Tapos, una ko nang hiniwa yung luya. Gayat-gayatin lang natin ng pahabang ganyan. Naman po ay yung sibuyas, siwain lang din natin siya. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Pero syempre, mahal ang sibuyas nga. Lang ang kinayanan mga be, kaya okay na yan. Next naman natin hihiwain ay yung bawang yan. Pupukpukin muna natin siya lang ganyan. Mas maraming bawang din, mas masarap. Kaya ako pala siya pinupukpok kasi mas nadadalian akong balatan siya. Tapos mas nadadalian din akong hiwain siya. Dahil malapit yun tayo sa exciting part, ilagay na natin ang butter. Tapos, lagay na natin yung sibuyas, bawang, tapos yung luya. Sama na rin natin, gisa-gisayin lang natin siya saglit ng ganyan. Pakatapos, lagay na natin yung tahong ni Carla. Ayan, lagay mo na, dali! Tapos na natin ilagay lahat, panahon na para haluin. Nangawit na nga ako, kaya pinahalo ko na dun sa kapatid kong tall, dark. Yung handsome, hindi pa kami sure. Luto na po siya, kaya palalamigin lang natin siya saglit. Tapos, tatanggalin natin yung side ng shell. Ito lang dapat yung matitira yan, nakikita nyo pa. Para po, pag nilagay na natin siya dun sa sauce, malalagyan lahat yung buong tahong ni Carla. Okay, do you understand? Inexplain ko pala to sa kapatid ko. Sabi ko, yung isa malaki yung shell pero maliit yung laman. Then yung isa naman maliit yung shell pero mas malaki naman yung laman niya. Pinakamagandang example ng don't judge the book with your friend. Are you guys ready for the sauce? First, we're gonna put the butter and then the garlic. Tapos, haluin lang natin siya saglit ng ganito. And then, lalagyan na natin yung evap natin. Pwede ding Nestle cream kung kaya ng budget. Ang mahal lang kasi. Tapos, naglagay lang ako ng konting paminta. Ayan. Tapos, naglagay lang ako ng konting asin tsaka asukal. Depende sa panlasa nyo kung paano. Tapos, kumukulo na siya ganito. Stir-stir lang natin para kahit papano lumapot naman siya. Ayan na. Ready na. Ilalagay na natin yung mga tahong. Tapos, syempre, hahaluin natin siya. Lalagay natin sauce all around, all over the world like that. Yan. Haluin nyo lang ng maayos para malagyan lahat ng sauce. Hinati ko pala yan sa dalawa. Nagtabi ako ng hindi maanghang. Tapos to, tinira ko, nilagyan ko siya ng sili. Kasi mas nakakagana pag may sili, di ba? Masarap pag maanghang. Dahil malapit na ang Pasko, dagdag mo naman to sa recipe mo. Hindi siya ganun kamahal. Tapos konti lang yung ingredients niya. Perfect na perfect to pang handa. Siyempre, hindi lang to pang Pasko at pang ulam. Pwede rin tong pamulutan, pang handa sa birthday, pang handa sa binyag. Kahit kailan at saan nyo siya lutuin, pwedeng-pwede siya. At dahil okay na ang ating creamy garlic tahong, kain na po tayo. Yun lang, bye-bye!